Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel ang Daddy Cool World Channel. So yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman, and yun nga, since mahilig tayo magkwentuhan, hawak-hawak ko na yung microphone para malakas yung ano yung sounds, kasi parang napapansin ko medyo mahina, no? Medyo mahina yung sounds natin, and hawak-hawak ko na nga yung boya mic para rektahan na, no? So, but yun, for today, welcome po kayo sa aking portion na pinamagatang Daddy Cool Real Talkan. No? So, yun. Dito sa Daddy Cool Real Talkan, pag-uusapan natin ng mga iba't ibang topic, and then mag-real talk lang tayo. No? Mag-real talk lang po tayo. So, sa mga, yun nga, sa mga tinatamaan dyan, no? Sa mga tatamaan pa, eh, ano lang po tayo, okay lang po, pwede niyo po akong marahin sa comment section, no? Pwede niyo po doon ibulalas ang mga sa loob ninyo. Kung may mga nasabi man ako na hindi niyo natanggap, eh, okay lang po. So, tatanggapin natin yun. No problem po tayo dyan. But, yun nga, Daddy Cool Real Talkan, ang topic natin ngayon is, dapat bang planado ang lahat sa buhay mo para maging successful ka? No? So, dapat ba lahat planado para masabing na maging successful ka? No? So, yun, tara, kwentuhan tayo. And yun na nga ang mahiwagang tanong. So, dapat ba na planado ang lahat sa buhay mo para masabing successful ka? So, paano mo nga ba, kasi yun nga yung tanong diba sa mga nakaraan, paano mo nga ba masasabi na successful ka? Diba? Successful ka ba kapag may maganda kang bahay, may sarili kang sasakyan, malaki ang gastos mo, stable ang job mo? So, successful ka nga ba talaga nun? O dahil lang yun yung ifinifeed sa'yo ng society mo? Diba? Yun yung ifinifeed sa atin ng environment natin, na ang standard ng pagiging successful is yun. Diba? Yung mataas ang position mo sa isang kumpanyang maganda. Diba? So, malaking bahay mo, may ilang kang kotse, yun yung parang sinasabi na successful, eh, no? Or kung yung iba, may mga sariling kumpanya, yan. So, para sa akin, ang successful is yung achieving what you want in life. Yung kontento ka, na wala ka ng ibang hahanapin pa, para sa akin, yun yung successful. Although, marami na namin magbabash na, oo nga, kontento ka, pero mapapakain ba yan yung pamilya mo? Well, sa akin, oo. Diba? Gagawa ka kasi ng paraan, eh. Diba? Gagawa ka ng paraan kung paano mo mabubuhay yung pamilya mo. Diba? Marami kasing tao na busy sila sa pagtingin sa kalagayan ng or estado ng ibang tao kaysa sa sarili lang estado. Diba? Lalo na kapag yung iba eh may problema sa buhay, ganyan. So, parang ayaw nilang mapunta sa kanila yung attention. Diba? No? So, gagawin nila, babash nila yung iba or mag-judge sila ng iba para lahat ng attention ng mga tao ay mapunta doon sa kung sino man yung nalala, which is dapat nagpo-focus sila sa sarili nilang buhay. Diba? So, yung iba pang nagsasabi ito, na dapat ganito, ganito, ganyan, ganyan, sila naman yung hindi naka-achieve yun, eh. Diba? Sila mismo, hindi nila na-achieve yun. Kung ano man yung sinasabi nilang standard or sinasabi nilang successful sa buhay, sila mismo hindi. Which means, na kung yun yung pinaniniwalaan nila, diba, masasabi rin nila dapat sa sarili nila na hindi sila successful. Diba? So, that's the way. Diba? Dapat, yung mismo mga tao na yun, yung sasabi ng pagiging successful. Diba? So, marami kasi na masasabi na plano, 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 para ganito, ganito, ganyan, ganyan. No, hindi, eh. Diba? Ang plano naman kasi is guide mo. Guide mo para meron kang susundan, hindi ka bara-bara sa pag-decision. Diba? Yun yung plano. But, most of the time, syempre, galing construction, maraming plano, but most of the time is
hindi naman yan talaga nasusunod eh. Diba? Magbe-base pa rin yan sa site condition. Construction. Magbe-base palagi yan sa kung anong sitwasyon na makakaharap mo. Diba? Ang bawa, may plano ka na bumili ng sasakyan. Ang problema, biglang nagkasakit yung magulang mo. O kaya biglang may kailangan kang bilhin na ganito. Diba? Hanggang sa kapaplano mo ng papaplano, strive ka ng strive sa isang goal na yun, eh nakakalimutan mo na yung ibang bagay na importante. Diba? Hanggang sa maubusan ka na ng oras, and then pagtanda mo, magsisisi ka, kaka-strive mo para magkaroon ng sasakyan. Oo, nagkaroon pa, pero yung mga bagay na importante sa buhay is nakakalimutan mo na. Diba? So, para sa akin, hindi mo kailangan sobrang planado. Okay, maganda yun, may plano ka. But hindi dapat everything is nakaplano. Diba? What I mean is, may plano ka, but hindi ka palaging mag-i-stick doon. Kailangan meron kang contingency plan. Diba? Kung halimbawa magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, yun, okay yun, may mga plano ka, but hindi ka, kasi yung ibang tao, diba? Yung ibang tao, minin natin, nag-talkan to eh, diba? Yung ibang tao, kapag hindi nasunod yung plano nila, titigil na lang sila. Diba? Magmumukmuk, magre-reklamo, kung ano-ano pa mga stuff and everything na dapat. Ginagamit nila yung time, nire-reklamo nila para gumawa ng paraan, kaso hindi. Diba? Mas pagtutuon nila ng pansin yung pagsisisi. Yung pagsisisi, mas pagtutuon nila ng time yung pagreklamo, diba? So, ganun tayo. So, dapat talaga, hindi lahat, although may plano ka, pero hindi lahat ng bagay nakaplano para maging successful ka. Kung minsan, nandyan yung kailangan mong mag-decide on the spot. Diba? On the spot na makikita mo yan. Sigurado, marami makakarelate dito. No? Yung biglang merong condition na kailangan mong mag-decide that time, that place, that same scenario, kailangan mo mag-decide kung anong gagawin mo. Diba? So, sa buhay, ganun din. Diba? So, may mga pagkakataon sa buhay na hindi talaga, mas madalas na hindi talaga nasusunod yung plano. Diba? Kung minsan, kapag nagpa-plano ka, mas iba yung nangyayari. Diba? Parang niloloko ka ng pagkakataon. Diba? Kumbaga parang sinusubukin talaga yung tibay mo kung talagang kung hanggang saan yung kakayanan mong intindihin ang sitwasyon. Diba? So, yun lang. Para sa akin kasi, ang plano is guide lang. Diba? Guide. Huwag mong ibase lahat ng buhay mo, buong buhay mo sa plano, sinasabi ng iba na magtuturo sa'yo para maging successful. Diba? Hindi mo kailangan magplano ng bonggang-bongga sa sarili mo. Diba? Kasi, ano yan eh, kapag sobrang planado ang buhay mo, darating ang time na madi-disappoint ka kasi hindi mo na-achieve yung gusto mong ma-achieve. Or, kailangan mong gumawa ng ibang way para ma-achieve yung gusto mo. Which is, nakaka-frustrate. Diba? Mapo-frustrate ka lang. Diba? Maganda yun, may guide ka lang. Diba? May mga list ka ng mga dapat mong gawin, dapat mong sundin, ganito ba niya, bla bla. But, palagi ka lang ready sa pagbabago ng sitwasyon. Diba? Yun yun. Hindi basihan ng pagiging successful ang pagpaplano. Diba? Kumbaga, i-grade ka lang yan papunta doon sa goal mo, pero hindi talaga yun. Hindi ko alam sa mga successful na tao ngayon kung talagang sobrang planado nila sa buhay. But yung mga successful na tao, pwede po kayo mag-comment down below kung tama ba yung pinagsasabi ko. But for me, hindi talaga kadalasan talaga na hindi nasusunod. Kung minsan ako talaga, based on experience, kapag talaga nagsusulat ako ng mga plano, yan, yung talagang, yung halimbawa isang araw, magpaplano ko na ganito mga gagawin ko. Pero pagdating na ng time na nung araw na yun, iba-ibang mga lumalabas eh. Kumbaga parang naiinis ako kung bakit kapag nagpaplano ako, walang nasusunod. Walang nasusunod. O, kulang lang ako sa ano. Pero hindi eh.
may mga may ibang sitwasyon na darating bigla nang hindi mo inaasahan or kung ina-expect mo man, eh bigla na lang lalabas doon sa time na yon. Diba? So parang inaasar ka lang ng pagkakataon. So hindi mo talaga masasabi may ibang senaryo. So hindi basihan ng pagiging successful ang plano. Ang basihan ng pagiging successful is you push through. You go on. You keep on moving forward and even if you fail. Diba? Yun yung basihan ng pagiging successful. Diba? Yung kahit na anong struggle mo, na kahit na anong pag-fail na nangyayari sa buhay mo, kahit sunod-sunod pa yan. Diba? Kahit na palagi na lang, madalas nagtatanong ka kung bakit lagi ka nag-fail. Pero you keep on moving, you keep on believing na ma-hit mo yung goal mo, yun ka magiging successful. So yung pagpaplano, it's a guide for me. It's a guide, but mas maganda kung may plano ka rin, diba? Para meron kang sinusundan. Hindi yung bigla ka nalang mag-iisip na on the spot, ganito, ganyan, wala kang plano, magmumukha ka na. Diba? So yun po mga tropa ko, no? So para sa akin, for me, hindi basihan ng pagpaplano sa buhay. No, yung talagang sobrang plano na wala ka nang inisip kundi plano ng buhay mo. But, kasi yung buhay, hindi ka hihintayin yan. Hinihintayin ng buhay na matapos ang mga plano mo. Diba? Ikaw ang ahabol sa kanya. So, kung ikaw, paano yung plano mo sa buhay, matitigang ka na lang. Diba? So, yun. And, I don't have... Kumbaga, wala naman akong... Hindi naman ako against sa mga taong mahilig magplano sa buhay, but I only believe na it is you, diba? It is you who can handle that and not the plans. Diba? Kumbaga, inisip mo lang yan, binasa mo lang yan sa kung anong nakikita mo sa iba, yung binabasa mo lang yan sa mga sinasabi ng mga successful na tao, pero hindi yun. May success, mga successful na tao, hindi palaging parehas kayo. Kumbaga, kahit sundin mo yung ginawa niya, hindi palaging ganun yung magiging result. Diba? Dapat marunong kang tumanggap ng failure. Diba? Huwag mong subukang gayahin yung ginawa nila. Dahil kung hindi mo kayang tanggapin yung mga failure nila sa buhay, yung mga successful na tao, kasi sabi mo, ipaplano mo yung buhay mo based dun sa mga successful na tao, hindi ganun palagi ang mangyayari. I am assuring you na pag ganun ang ginawa mo at hindi mo na-achieve yung gusto mong ma-achieve na sinundan mo lang, magtatanong ka lang kung bakit sinundan mo naman yung ginawa niya pero hindi ka naging successful. So mapuprostrate ka lang. So ang pagpaplano is a guide. Ang pinaka-key sa pagiging successful is you keep on moving forward. Keep on moving forward in every failure that you are facing. Diba? Huwag kang matatakot sa mga risk at sa mga obstacles. Diba? Yan yung magpapalakas sa'yo. Diba? Always push hard. Always keep moving kahit na walang sumusuporta sa'yo. Kahit hindi ka pa naniniwala ng pamilya mo. Basta ikaw, gusto mo yung ginagawa mo. Keep on moving forward. Okay? And John, thanks for watching for today's video, and yon, thank you sa panonood ng dulo, maabot kayo dito, no? So yun nga mga tropa ko, yun token lang tayo, no? So wag natin ibase ang buhay natin sa achievements ng iba, diba? Yun lang yung pinaka ano dyan, diba? meron kang ibang path na gustong padaanan sa inyo, Lord. So, kung makita mo man na mabilis silang maging successful, kung mabilis silang na-achieve yung goal nila ng ito lang yung ginagawa nila, huwag mong itry siguro. Siguro, pwede ka mag-base, but huwag mo nang itry na gayahin exactly kung ano man yung ginawa nila. Kasi, hindi yan yung talagang way para maging successful ka. Siguro sinuwerte sila or talagang binless sila ni Lord na makuha nila yung goal nila, na ganun ang goal nila, or binigay ka agad ni Lord na yung blessings na yon
ng ganong kabilis, no? So, but iba-iba sa iyo, eh. Di ba? Lahat tayo, iba-iba ang plano ni Lord. Di ba? Merong mabilis binibigay ng blessings, merong matagal. Kasi, kaya matagal sa iyo binibigay ni Lord yan. Kasi, alam niya yung capabilities mo. Di ba? Alam niya yung kakayahan mo, na kakayanin mo lahat ng struggles sa dumarating sa buhay. Di ba? For sure, sa ngayon, kung naging struggle ka, at naiingit ka sa iba na mabilis makuha kung ano man yung gusto nila, eh, hindi mo ba maiisip ngayon kung bakit? Magtatanong ka kay Lord. Magtatanong ka kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit? I-questionin mo si Lord. Diba? I-questionin mo talaga. Dadating talaga yung point na makikwestiyon mo si Lord dahil sa mga bagay na humihiling ka, sinusunod mo naman, nagpapakabuti ka, pero hindi binibigay sa'yo ni Lord yung mga gusto mo, tatanong mo siya kung bakit. Diba? Pero ang sagot dyan is dahil alam niya ang capabilities mo, na kaya mo yung nampasan, kaya mo yung kaya mong umunlad sa sarili mo, di ba? To the way na naghihintay lang lahat tayo, may naghihintay na blessings kay Lord, di ba? Lahat tayo, but iba-iba nga yung path, di ba, na dinadaanan natin. So keep on believing to God. Diba, kung gusto mo maging successful, you have to keep pushing forward, keep moving forward, everything will fall into your hands, no? So just believe in God's plan and God's perfect mind. Diba? So sa ngayon, hindi mo pa yun nga, hindi mo maintindihan, but eventually, pagdating ng panahon, masasabi mo sa sarili mo na, ay oo nga, buti na lang hindi ako sumuko. Ay oo nga, buti na lang na hindi ako bumitaw kay Lord. No? So, yun, ang pagiging successful is hindi talaga fully. I'm not saying na dapat wala kang plano sa buhay para maging successful. No. No, what I'm just saying is that don't ever base your life or don't ever base your being successful through plans. Diba? Maganda yan, may guide ka, may sinusundan ka, but don't ever live through plans alone. Diba? And then yung hingi ka ng guidance kay Lord, hingi ka ng support sa yung family, yan, and then always push yourself. Diba? Always talk to yourself na okay lang yan, okay lang mag-fail, subok lang na subok. Diba? So, one day, kapag naging successful ka na, maiisip mo yung mga bagay na pinagagawa mo, no? Bago ka naging successful. Tsaka, mas masarap yun. Mas masarap yung naghirap ka na nakuha mo yung fruit na pinaghirapan mo kaysa yung biglaan. Diba? Nandyan yung matanalo sa loto, 1 million, o tapos ano, mapapariwara. Kasi syempre, hindi nila na-cherish yun. Diba? Siguro merong mga ganun na talagang kung mag-isip, mature na, so maganda yun. Diba? So talagang binigay ni Lord para sa kanila yun. But kadalasan, kapag biglaan yung blessings, biglaan yung pagpala. So pinatikin sa'yo ni Lord yan ng ganung abilis para turuan ka ng something or ng leksyon na hindi lahat ng mabilis makuha nagtatagal. Diba? Kadalasan, mabilis nang hindi mo mawawala. Diba? So, it's God's plan and God's perfect time. Just always believe to God na magiging successful ka. Diba? Always pray and always work hard. Yan, sabay talaga yan. Diba? So, yun. Tapos sinabi. So, yun. Thanks for watching ulit for today's video. And don't forget to like, share, comment, suggestions, recommendation, violent reaction. Kung may na-offend ako, okay lang, murahin niyo ako. No problem with that. I'm open to all the comments. Mas maganda yun. Ano? Diba? Kung nasasabi na akong offending sa mga ibang tao na may paniniwalang firm. Diba? So, yun. Comment ka lang down below. And subscribe na kasi sa channel ko at i-click nyo na lang yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs at sa mga susunod pa nating Daddy Cool real talkan, no? So yung hinabakan ko yung microphone ako kasi ang hina nung iba kong
iba kong video, no? So, nilapit ko na yung microphone, no? At saka may nakatapat kasi sa aking camera, no? So, yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng daddy cold fever. And sa ngayon ay sinip pa lang, but eventually, magpapalaganap sa buong Pilipinas at malay mo sa mundo na magpapasaya sa atin at kakaroon ng kausap sa mga lonely dyan, no? So, load ka kayo ng video para meron kayong kakwentuhan. And comment lang down below kung ano yung mga thoughts nyo. There is no positive or negative comments dito sa daddy ko. I all accept everything that yung mga magaganda lang or yung mga negative. I always look for, mas gusto ko nga yung mga negative comments eh, kasi mas nakikita ko kung ano ba yung mga pinagsasabi ko, yung pangit ba o nakaka-offend yun. Diba? So, nag-improve tayo. So, yun. Thanks for watching ulit and see you when I see you and bye-bye!